So, yan, magandang araw sa ating lahat, mga kasabat. So, last time, ang tinapik natin ay yung regarding dito sa greenhouse gases, So, ngayon, syempre, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol doon sa bagay, na kung saan, halimbawang napabayaan natin itong mga greenhouse gases na to, na dumami sa ating atmosphere, ano ba yung magiging kalalabasan? So, ito na ngayon, yung second part. Ito ang itatopic natin ngayon ay ang global warming. So last time na-discuss natin na ang mga greenhouse gases, like yung carbon dioxide, methane na yan, ay napoproduce yan through human activity. So like yung burning of fossil fuels, yan yung sa ating mga basura, deforestation, malaking factor yan. At ayan, yung mga pagpuputol natin ng puno, Kasi alam naman natin kung ano yung dahilan, no? Diba? Siyempre, ang puno, ang number one source ng food niyan ay ang carbon. Yung transportation, diba? So, dyan, nagkaroon ng build-up ng greenhouse gases sa ating atmosphere na kung saan, no? Siyempre, pagbato ng sunlight or ng heat ng sunlight dito sa ating planeta, yung init ay hindi na nakakalabas dahil dyan sa mga build up ng greenhouse gases sa ating atmosphere. So yan, global warming ang pag-uusapan natin ngayon. So ano ba ang global warming? Diba? Ano-ano ba yung nagiging epekto ng global warming? So yan, ang bali ang nagiging epekto ng global warming, no, sa ating planeta, yan yung pagkatuyo, di ba? Sa sobrang init yan. Dahil gawa nga ng hindi na makalabas yung init sa ating planeta, nadadagdagan, and then natutuyo na rin or nalulusaw na rin yung mga yelo sa Arctic, no? Na kung saan nagiging dahilan ng pagtaas ng tubig dagat na nagiging sanhi ng pagbaha, no? Diba? Pagbaha sa ating komunidad. And then isa pang malaking factor niyan is dumulubog na rin yung maliliit na isla natin, ano? So inyo makikita diyan sa ating kwan. So, ano daw ba, no? How can we stop global warming? So, ang first diyan, ano, sa ating mga taga-subaybay, ano? Kahit kasi sabihin mo ng kwan, ito pa rin ang isang klase ng awareness, no, na dapat nating matutunan or dapat nating ikalat, no. So how to stop global warming? So there are few ways, no, para ma-stop, kahit paano ma-lessen, ma-slow down natin yung pag-build up ng greenhouse gases na pumupunta sa ating atmosphere. Ito, no, isa dito yung use fluorescent light bulbs instead of incandescent ones. So alam naman natin na yung mga incandescent, yan yung mga tipo ng bulb na nag-i-emit ng sobrang init, no? Mainit yan, aminin naman natin o hindi. Sino dito nakahawak na ng incandescent bulb? Malamang sa malamang, mapapasok ka dyan, magpapaltos yung kamay mo, di ba? And then, walk, ride a bike, or take public transportation instead of driving. So, alam naman natin, no, na mas marami talagang pumipili ng dito, no, dito sa Metro Manila, no. Sample ko na lang. Mas maraming pumipili ng self-driving or sabihin na natin kung halimbawa mayaman yung mga tao, may mga driver sila, kanya-kanya sila ng sasakyan. Mas maraming pumipili ng ganun. Bakit? Mas marami sila napupuntahan. Pero, syempre, bigay rin natin as awareness na mas maganda pa rin talaga, no, na mag-take ng public transportation. Siyempre, hindi natin sasabihin na maglakad, no, kasi mayayaman nga yung mga yan. So, take a public transportation. Instead, no, suggestion lang naman yon kung talagang gusto mong makatulong. Diba? Ang pinag-uusapan natin dito ay awareness kung paano tayo makakatulong sa pag-stop ng global warming. Then, recycle cans, bottles, papers, and plastic products. Ayun. So, kailangan natin matutunan mag-recycle, ano, kahit papaano. And move your thermostat down in the winter and up in the summer. So, ang tinutukoy dyan is yung ating mga aircon. Diba?
ibaba daw natin yung thermostat kapag halimbawa winter, so wala namang winter dito, so sabihin na lang natin na taglamig, no? Like halimbawa mga some part of Burmans, ganyan, kung alam naman nating malamig, no, eh move down na lang yung ating thermostat. Then summer, saka na lang daw natin siya taasan. And then syempre ito, ano, pinaka importante ito, kailangan magtanim tayo ng puno, kasi sabi ko nga, di ba, kanina, na importante na magtanim tayo ng puno, or importante yung mga puno na yan, para kasi sila yung numero unong nag-absorb ng carbon dioxide, no? And then unplug or turn off electronics when you're not using them. So napakasimple, di ba? Disiplina lang ang kailangan talaga diyan. Disiplina, no? Hindi na kailangan kwan, hindi mo na kailangan mag seminar pa para matutunan 'yan. Disiplina lang. Di ba? Yan lang talaga yung pinaka-importante diyan. And then ito pa yung ibang mga kwan, ano, para lang sa awareness lang din. 6 free things you can do to stop global warming. Skip the straw, so yung mga plastic na yan. Unplug cellphone when charged, so tanggalin daw yung charger ng phone, no, kapag full charge na. Use cloth shopping bags. Ayan. So alam naman natin yung mga eco bag ba, diba? Yan yung mga kailangan nating gamitin. So pass on plastic bottles. Ayan. Recycle. Only 9% is recyclable. So wala yan, no? Put trash in containers. Ayan. Diba? Napakasimple lang. Yeah? Yan lang yung mga kailangan natin gawin. So tulong-tulong tayo, no, sa ating laban dito. Nang sa ganun, syempre, ma-restore natin ang ating planeta. Syempre, kailangan save our planet nga. Diba? So yun lang, ano, mga kasabat. Sana kahit paano nahetid ko naman sa inyo na maayos yung topic regarding dito sa global warming. So next topic natin, mga kasabat, is climate change, no? So for now, so paalam muna sa inyo pang samantala, and ingat-ingat po sa ating lahat.